Yan, purihin ang Panginoon. Maganda po yung ating pag-uusapan ngayon. Okay, ano po yung ating paksa sa umaga nito? Integrity. Narinig niyo na ba yung salitang iyan? Yan. Meron po ba tayong tagalin yung gano'n? Okay, so balikan nyo nga yung unang screen natin. Yan. Sabi nito sa pamagat ng ating pag-aaralan ngayon, integrity, the quality of our faith. Alam nyo ba, maraming nagpo-profess na may faith ni God eh. Pero alam nyo ba, ang hinahanap ni God, yung salitang, okay, may faith ka, that's good. Pero ang tanong doon, yung faith mo ba may integridad? Ano po ba pag sinasabi natin integridad? Ano ba pumapasok sa inyong isipan? Okay, pag sinasabi integridad, ano po ang nasa mind ninyo? Yan? Ate, pakiyan mo nga yan. Una, yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ano ba yung integridad? O sanggunihin po natin yung diksyonaryo. At sasanggunin din natin yung Bible. Okay. Pangalawa, ate, gaano ka-importante sa iyo ang integridad? Mahalaga ba yan? Mahalaga ba yan, mga kapatid? Sa tingin ninyo, kailangan pa ba yan sa panahon natin ngayon? Kayong mga next generation, kailangan nyo ba yan? Kayong mga magulang, mahalaga ba yan? O sa ating bilang isang Kristiyano, mahalaga ba yan? At paano natin ipinamahayag ito pong kinatsalitang integridad? Yan po'y nawawala sa panahon natin ngayon, yung salitang iyan. Okay, ate? Paano kaya, kunyari, may isang tao, hindi niya pinapractice yung integridad. Kristiyano man siya o hindi siya Kristiyano, hindi niya ito pinapractice yung integridad. Sa tingin niyo ba, ito ba ay harmful para sa iyong kapwa? Okay, mamaya, magbibigay pa tayo ng mga halimbawa na ang kawalan ng integridad ng isang tao ay destructive sa kanyang kapwa. Napipinsala mo siya. Okay. Sa Panginoon, sa mata ng Diyos na ating sinasamba, mahalaga ba sa kanya integridad? Hahanapan niya ba tayo ng integridad? Biblical ba yung salitang integridad? Kaya importante pong salita ang ating pag-uusapan ngayon. And I do pray na bago tayo umuwi mamaya ay malinaw sa atin na matatagal ito. Okay? Okay. So, meron pang isa una yan eh. Yan. Nagkamali ako ng ano. Ate, sige po. Ate. Yan. Do you walk your talk? Kung ano ba yung sinasabi mo, yan ba yung ginagawa mo? Obserbahan po natin. Nagbabatch ba yung sinasabi mo sa ginagawa mo? O yung ginagawa mo sa sinasabi mo? Kaya may salita, say what you mean what you say. Ganyan ba tayo? Nagmamatch ba? Mag-pause po muna tayo. Mag-muni-muni po tayo sa sarili. Ilang salita ang binitawan natin? Ilang porsyento roon yung pumama sa ginagawa mo? O ilang porsyento yung sablay doon sa sinasabi mo, sa ginagawa mo? Napag-muni-muni na po ba natin yan? Bilang isang Kristiyano, napakahalaga ng ating reputasyon bilang isang Kristiyano. Alam nyo ba, even yung unbelieving world ay nag-expect sa ating na yung salitaan natin ay may integridad? Sa unbelieving world, accepted na nila na wala yung integrity. Pero sa ating mga Kristiyano, may expectation ang mundo. Minsan napupulaan tayo dyan. Ang bira. Sabi niya, tapos born again family din siya. Sabi niya, ganito, tapos hindi niya pala ginagawa. So, kapag meron kang isang sinabi sa isang tao, tapos hindi mo pala ginagawa, ano ang maiiwang impression ng unbeliever sa atin? Sinungaling, yan ang unang-unang nalilito sa'yo. Sinungaling ka kasi hindi nagmamatch yung sinasabi mo sa ginagawa mo. Amen. Mahirap po mabrandan ng sinungaling. Alam niyo
niyo ba ang kasinungalingan ay hindi lamang po sa salita, ito ay sa gawain. Kaya nga mayroon tayong salitang sinungaling ka sa isip, sa puso, at sa gawa. So, tayo, ganyan po yung ano natin. Yan po yung ating pag-uusapan ngayon kung gaano kahalaga yung salitang integridad. Dapat ginagawa mo yung sinasabi mo at yung sinasabi mo ay ginagawa mo. Does your language take you down roads you're not willing to follow? Okay, ate. Ayan ang unang tanong natin. Ano ang integridad? Ano ang definition? Punta muna tayo sa definition ng mundo. Mundo po ito, ha? Wala pa po tayo sa may Bible. Alam naman po, natin na ang layo ng difference sa mundo sa Biblia. Minsan, yung mga definition ng mundo sablay sa Bible. Meron naman tumatama. O, ito, maganda lang yung definition ng mundo tungkol sa integridad. The word integrity evolved from the word Latin in adjective integer. Meaning, buo, kumpleto. Diyan kinuha yung salitang integrity. So, from the very word, kitang-kita nyo na po yung idea ng integrity. Dapat buo. Pag nagsalita ka, dapat buo yan. Okay. In this context, integrity is the inner sense of fullness deriving from qualities such as honesty and consistency in character. Dapat buo. Wala kang, hindi ka makakitaan ng butas kapag nagsasalita ka. Katulad si Daniel, nung siya po ay nagkatrabaho sa Babylonia, hinahanapan siya ng butas ng kanyang mga kalaban, pero wala silang makita except yung kanyang faith sa Panginoon. So buo, consistent siya sa kanyang karakter. Alam mo ba ibig sabihin ng consistent? Ang consistent ay opposite ng roller coaster. Alam niyo ba yung roller coaster? Ganun ang roller coaster. Hindi siya consistent yung kanyang flight. Samantalang, ang consistent, pantay yan. Noong Monday, Tuesday, Wednesday, hanggang Sunday, consistent yan yung character mo. Yung quality ng iyong pananampalataya, consistent. Okay. Ayan po yung definition ng mundo. Next. Sa salitang ethics, integrity is regarded by many people as honesty. Importante ang element yun. Pag sinabing integrity, hindi nawawala yung salitang honest ka. Tama. Tapos, totoo yung sinasabi mo. Walang halong yabang. Kasi minsan mayroon iba, ako marami na akong nabit mga Kristiyano. Maraming mga salita, pero yabang lang. Okay, pag-usap mo ba at mamayan. Truthfulness or accuracy of a person's word or actions. Accurate, yung sinasabi mo, yung tama, yun nga yung paninindigan mo, yun nga yung principle mo. Sometimes, may mga tao na naglalagay sila ng principle, nabibigay sila ng principle sa mga tao, and yet sila mismo, sila lumalakas sa principle na yun. So they are just trying to impress other people, and yet sila, they themselves, ay bagsak doon sa principles na yun. Okay? So yan po yung definition ng mundo. Honesty, truthfulness sa salita at sa gawa. Accurate. And having strong moral principles. Yan ang ganda niya, no? Talagang matibay yung pangahawak niya. Kunyari, sinabi mo, hindi ka sasamba sa mga diskusa, talagang pinanghawakan mo yun. Talagang hanggang doon ng duro ng buhay mo, hindi ka sasamba sa Diyosan. That is a part of integrity. Tatayuan mo yung prinsipyo na pinapaniwalaan mo. Okay? Or moral uprightness. It is generally a personal choice. Tatandaan niyo po, ang integrity ay hindi minamana sa magulang. Hindi po yung tatay mo ay may integridad, ikaw may integridad na rin. Kasi nasa pamilya niyon.
na nasa genes namin yun. Hindi po totoo yun. Ang integridad ay personal po nating isinapamuhay. Ito po ay hindi instant. Ito po ay pinapractice, nag-start ka sa maliit na bagay. At ito ay lumalaki ng lumalaki sa buhay natin. Tama po ba yun? So yung integridad, kung meron kang integridad, kung ikaw ay bagong Kristiyano, yung integrity mo dapat after 10 years ay mas stronger than doon nung una kang nag-exercise ng integrity. Tama po ba yun? So dapat nag-grow tayo sa larangan ng integridad. A personal choice, one, to uphold oneself to consistent moral and ethical standards. Wow! Ang ganda ng definition ng mundo. Kailan ang problem kasi sa definition ng mundo, nakabound dyan sa sarili lang, sa lakas ng tao. Pero sa Panginoon kasi, gift ni God dyan eh. Si God na nagbibigay sa atin ng strength para ma-approve mo, maging consistent ka sa moral and ethical standards. God gives us strength and victory. Even sa larangan ng integridad. Okay? So next. So, tignan po muna natin, bago tayo pumunta sa demand ng Panginoon sa atin. Tignan naman po muna natin yung Diyos ba natin na sinasamba, may integridad ba siya? Sa tingin ninyo, si God, may integridad ba yung salita niya? Oo. Eh, from the beginning pa lang, sa Genesis chapter 1 pa lang eh. In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, let there be light. And there was light. Pag sinabi ng Panginoon, natutupad. O, tignan po natin yung mga verses. Sabi sa Jeremiah chapter 1, verse 2. Then the Lord said to me, you have seen well, for I am watching over my words to perform it. Si God, hindi siya nagyayabang. Si God, hindi siya nangangako ng isang bagay na pangako lang na napapako. Walang pangako si God na napako. Si God, pag nangako siya, He is watching over it hanggang sa ma-accomplish yun sa buhay natin at sa buong mundo. Kaya pag nangako si God ng salvation, He is watching over it hanggang sa maganap yun. Pag sinabi ni God na, I will surely bless you, ano yun? Pangako yun na tulad ng politiko? Ang politiko, pag nangako yan, naku, 10% kakasahan mo dyan. Pero si God, 100%, walang bahagi, walang percentage sa salita ng Panginoon na hindi niya tutuparin yun. Kasi ang taas at integrity ng Diyos sa kanyang salita, He is watching over it na ma-perform niya yun. Verse Psalms chapter 138, verse 2. I will worship toward your holy temple and praise your name for your loving kindness and your truth. For you have what? Ano ibig sabihin ng magnify? Talagang si God pinapahalagahan niya yung kanyang salita above all your name. Napakahalaga kay God yung salita niya. Siya mismo. Hindi siya papayag na makakasuhan siya, nagsinungaling siya o nagyayabang lang siya. Ayaw ni God yun. Pati mga angels nakatingin sa kanya. Lahat ng heavenly host nakatingin sa integrity ng salita niya. Kaya nga mga kapatid, ang mga pangako ng Diyos, pagbasa kayo ng Bible, ang daming promises doon. Lahat yun ay totoo. Hindi yung magbubulaan. Mismo si God sinabi niya, He tested His word 7 times. Guri mo si God na yun, ha? Tinest niya yun. Para lang i-assure tayo. Tayo kasi nasa foreign state tayo. Tayo ang word natin hindi reliable. Pero para i-assure tayo na sa sampalataya tayo sa isang Diyos na talagang mapananaligan, He himself ay na-improve niya 7 times yung accuracy ng kanyang mga salita at pangako. At sabi pa nga sa Hebreo, mas matindi. Nangako na siya at nag-oath pa siya. Nag-oath-taking pa si God na ipo-fulfill niya yung promise niya. Matindi yun eh. Nakita nyo, bakit ginagawa yun ni God? Ginagawa ba yun ni God para sa atin? Hindi. Alam niya kasi grabe yung unbelief natin sa Kanya.
Despite ang dami niyang pangako, I will never leave you, I will not forsake you, and yet, puno-puno pa rin tayo ng takot at pag-aalinlangan sa ating buhay. Tama po ba yun? Pero si God, mataas ang integridad ng salita niya. Amen po ba? Amen. Ayan, yan ang Diyos natin na sinasamba. Mataas ang integridad. Okay. Sabi sa Isaiah 55, tignan ninyo ha, ang ganda ng verse nito. Meron familiar ako ng verse nito. Sabi niya rito, hinalintulad niya ang kanyang salita sa ulan. Sabi niya, kung papaano daw ang ulan at yung snow na bumababa sa heaven, at di ba pag bumaba na yung ulan tsaka yung niyebe, babalik-babayan sa langit? Hindi na. Andun niya sa lupa, ina-accomplish ng ulan at ng yelo yung purpose kung bakit siya bumaba sa lupa. Ang nagpapadala nun ay si God. Sabi niya rito, for as the rain and the snow come down from heaven, and do not return there without watering the earth, and making it bare and sprout, and furnishing seeds to the sower and bread to the eater. Nakita niyo mga kapatid, may purpose ang snow and water and rain. May ina-accomplish ka yung vegetation ng buong daigdig. Pero sabi ng Panginoon, pinumpara niya yun para nakita ko natin. Sabi niya sa verse 11, so will my word. Ganun din ang aking salita. Be which goes forth from my mouth, and it will not return to me. What? Hindi babalik kay God yun. Yung kanyang salita na hindi inaccomplish yung kanyang purpose. Hindi babalik yung kay God. Talagang yung salita niya, it will. Talaga ma-accomplish yan. Without accomplishing what I desire. And without succeeding in the matter for which I sent it. Masiserve talaga yung purpose ng Panginoon. Amen? Makita mo, yan po yung Diyos na sinasamba natin. How about us? Naalala niyo ba yung sinasabi sa may Bible? Be imitators of God. Gayahin ninyo ang inyong Ama. Sabi niyo noon, be holy as your Heavenly Father is holy. Be perfect as your Heavenly Father is perfect. Nabasa niyo na ba yung mga passage na yun? Kinukumand tayo. Hindi po ito plea. Hindi po nagpiplead si God. This is a commandment. Nagayahin mo ang Diyos. Kasi why? Anak ka ng Diyos. Kung sa'yo, mahalaga yung integridad, yung ibang kapwa mo, gagawa ng integridad sa'yo, ma-importante. For example, magbibigay mo ako ng isang case for the sake of illustration, magbibigay ako ng case, but I will not mention any names. Minsan tayo po ay nagtatrabaho sa isang workers or contractor na kailangan natin sa iglesia. And then nag-usap kami, matino ang aming pag-usap. Nag-usap kami kung ano yung project, kung ano mga materials ang kailangan, and then kung magkano yung aming babayaran. And then, magkano bang bibigay ko ng pera para materials? Sige, humingi siya ng malaking halaga. Nagbigay kagad ako. Okay. So nagbigay ako, expecting na gagawin niya yung project sa lalo madaling panahon. Abay, lumipas ang... Bumili naman siya ng materyales. Tapos, natengga na. Pumunta ng Manila, nagtrabaho sa iba. Lumipas ang isang linggo, wala pa. Lumipas ang dalawang linggo. Saka pa lamang, inapura. Kaya tayo, nabimbing tayo. Nakita niyo po yung abala? Destructive ba? Harmful ba yung kawalan ng integridad sa iyong kapwa? Kaya importante ang integridad. Kasi yung tao kakontrata mo, kausap mo, umaasa yun eh. Umaasa siya doon sa pangako mo na binitawan mo. Okay, babalik ako. Promise, babalik ako. Hindi ako bumalik. Namuti na yung mata ng kasama mo. Tama? Ang daming abala na i-create. Kasi inasahan mo eh. Ang alam mo yung kausap mo ng integridad, aasahan mo yon. Minsan, pati ikaw eh, may lakad ka sana sa araw na yun. Dahil nag-set kayo ng araw na yon,
Nag-set kayo nung araw na yon at ikaw umabsent ka nung araw na yon para lamang sa meeting ninyo, and then hindi siya sumipot. O, nasaan yung integrity doon? Nakaka-apekto ba? Ano yung commandment ni God? Yung the very basic commandment ni God. You shall love your neighbor as yourself. Ayaw mo magagambala. Alam mo ba tayo mga Kristiyano? We are very much aware of this commandment. Hanggat maaari ayaw at makapermisyo sa ating kapitbahay. Tama? Kasi pag ikaw, nakakapermisyo ka, kanyari, magpatugtog ka ng karaoke mo, alagang yung mga kapitbahay mo, tuturupan, di araw magpatugtog ka, kumanta ka, parang pagkaganda-ganda ng boses, parang si Elvis Presley. Wala kang pakialam sa paligid mo, isa kang taong walang integridad. Isa kang taong walang takot sa Diyos. Tama? Tayo, may takot tayo sa Diyos. Bakit natin tapon at ayaw natin magagambala? Hindi natin tinatapon yung mga basura natin sa may kabilang bakod o may kinukuha man yung gamit ng kapitbahay mo. Kunyari, may punong mangga siya o punong atis, hindi mo basta-basta kinukuha yung bunga nun nang hindi ka napapaalam sa kanya kasi you are a man of integrity. Iniingatan mo yung pangalan ng Diyos sa buhay mo. Okay? Nagka-entendihan po ba tayo? So mahalaga yung integridad. Naalala niyo po ba yung pangako ni Pinoy na ngayon pinagpestahan sa internet? Nagbitiw kasi siya, may video na yung LRT sa Cavite. Napanood niyo ba siya? May nakapanood ng video na yun. Ano po yun eh? Viral po yun sa internet. Talagang grabe, pinagpestahan yun. Eh, ang nagyabang kasi si Pinoy. Napanood ko yung video, nagyabang kasi siya. Eh, para mapadali yung biyahe, magkakaroon na ng LRT sa mula doon sa ano, papuntang Cavite para maibisan. Ganto may sa kina pasahero. Ako, nagbida pa siya. Ako, pinalag ako ng mga magulang ko na hindi ako sinungaling. Kaya, kapag hindi natapos yung proyekto nito sa pagkatapos ng 2015, magpapasagasa kami dalawa ni Sekretarya Baya sa LRT. Inabangan sa interview kita nyo. Eh, si Pinoy, mukhang pasagasa, abangan ninyo. Napanood yun? Ang dami. Katakot-takot na, ano, bakit? Na dumating na yung ano, wala, hindi natupad. Nagbida pa siya, na siya daw ay pinalaki na hindi siya ba, ano, sinungaling. Nakakaya, hindi po ba? Aasahan ng tao eh. Mas maganda, huwag ka lang magyabang. Si God, alam niyo ba, ayaw ng mayabang. Kasi may Bible yun eh. O mamaya, bubuksan po natin yan. Ayaw ni God ng mayabang. O, yan. Ano ninyo mo yung katabi niyo mayabang? Huwag na pinatakpawin. Ayaw ni God ng mayabang. Nagyayabang kasi you are trying to impress people with your words. Eh, hindi mo na pala kayang gawin. Kaya nang sabi ni God, huwag kang basta mangangako ng future, huwag na pangako yung future, kasi baka may sumablay ka eh. Hindi mo nang hawak yung future. Isang malaking lesson niyang kay Pinoy. Huwag siya magkapangako. Ibinawit niya pa si Sekretary Abaya. Si Sekretary Abaya, wala siya magawa. Siya ngayon nag-explain sa mga tao si Abaya, kasi nagkaroon po ng delay sa bidding. Nagka-problema pa sa may bidding, ganun-ganun. Kaso yung mga tao, pinag-testahan. Importante yung integridad. Kayo mga kapatid, ilan na po yung mga taong kinuwentuhan ninyo ng very fantastic? And yet, wala namang ano, hindi naman natupad. Ilan na? Nabilang nyo na po ba? Ilang salita nang sumablay sa akin? O sanay na tayo? Importante yan, integridad. Okay, next. Titus. In the hope of eternal life, who is God, who cannot lie, promised to ages long ago. Numbers 23, verse 19. God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. Has he said, and he will not do it, or he has spoken, and he will not make it good? Meron bang event kay God? It's impossible for God to lie. Yan po ang declaration ng Bible. Hebrews chapter 6. So that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have taken refuge
Andrew would have strong encouragement to take hold of the hope set before us. Yan po yung kanina kinikwento ko. Nangako na si God, nag-out pa siya. Kaya imposible kay God na maglay. Imposible ng hindi matupad yung promise niya. Matutupad. For example, sinabi niya, I will bless your children and out of your belly shall come forth princes and nobles. Sinabi ni God yun, I will bless your generation. Papaniwalaan niyo po ba yun? Yes. Yes, kasi God may integridad yung salita niya. Lahat ng promises ni God sa may Bible ay mapananaligan. Bukod sa hindi siya nagsisinungaling at hindi siya nagyayabang, nag-out pa siya para lang matupad iyon. Ipinadala niya pa yung bugtong niyang anak na si Jesus para bigyan katuparan yung kanyang pangako sapagkat yung ultimo mga angels ay nakatingin sa kanya. Pati siya mismo, pinatintignan niya bawat salitang binitawan niya na dapat iyon ay matupad. Yan po ang Diyos na ating sinasamba. Kung sino ang tatay natin, ganun din tayo na mga anak niya. Amen po ba? Amen. Okay. Next. Tignan niyo po. Sabi po, ganda po nito. My covenant, lahat ng promise ni God sa kanyang covenant, sabi niya, I will not, what? Violate. Hindi kinanuman gagawin ng Diyos yan. Nor I will alter the utterance of my lips. Hindi ko yan gagawin. Di ba tayo, pabago-bago pa tayo? Sinabi mong ganito, pagdating mo, bitawan mo na, and then, ito mo na, mali, mala, iyan mo natin, ganito. Tapos eh, inasahan nila tao yung ganun din, at ito mo natin, pagdating mo natin, at ito mo natin, pagdating mo natin. Ganyan tayo, walang integridad ng salita natin, pabago-bago. Amen. O next. Yan po yung importanteng tanong ngayon. Ang integridad mo ba ay mahalaga sa Diyos? Tayo naman po, nakita naman po natin yung integridad ng Diyos. Amen? Amen. Tayo naman po mga kapatid. Gaano kataas ang ating integridad? Si God, He is watching over us. He is watching every word that proceed out of your mouth. Nanonood ng Panginoon. Mahalaga ba yung kay God? Sa tingin nyo natin mga kapatid, if we carelessly spoken things out of our mouth, millions, thousands of words, and then wala ka naman palang plano na isa katuparan nito, does it affect your God? Nakaka-apekto ba ito sa inyong Diyos? Think about it. Okay. Alam niyo po itong Psalms chapter 15. I believe nabasa niyo ito. This chapter ay dedicated to explain to us what is integrity. It's all about integrity. It's all about integrity. Yan yung biblical definition ng kung ano ang integrity. At tignan niyo yung first verse. Very important. Ano po yung tanong dyan? Pakibasa nga po. Okay, mag-pause muna tayo dyan. Ang pinag-uusapan po sa may chapter na yan is integrity. Pero ang unang-unang tanong, who will abide in your tent? Sino ang mananatili sa kanyang presensya? Sino yung mga taong pinalulugdan ng Diyos? Ayan, ang verse 2. He who walks with talagang nilagay talaga ni God dyan. Kasi mahalaga sa kanya ang integridad. He who walks in integrity and works of righteousness and speak truth in his heart. Totoo, kapag siya nakipag-usap sa may tao, sincere siya. Kapag nagbigyan siya ng salita, talagang gagawin niya ito kahit na at his own very cost. Kahit ang costly. Kunyari, nabitawan niya, nangako siya ng isang bagay na ganito. Gagawin niya yun. Kahit na may sitwasyon siya. Naalala niyo si Jephthah? Naalala niyo si Jephthah? Isa sa mga judge ng Israel? Nangako agad siya kay God ng isang bagay
Alam niyo, integrity ang pinag-uusapan dun eh. Sabi niya, ang unang taong papasok sa aming bahay, Lord, pag binigyan mo ako ng tagumpay, ang unang taong papasok sa aming bahay, yun ang iahando ko sa'yo. Eh, anak ng dalaga yung unang pumasok. So, siguro naman, baka naman interpretation nyo, inyantong pinatay, inyantong sa Panginoon, hindi naman ganun sikat. Ang ibig sabihin doon, yun ay talagang nakalaan na yun for the service ng Panginoon yung anak niya. Amen. Okay. So, yung anak niya tuloy, nailagay sa alanganin dahil sa words ng, pero ang pinag-alagay doon yung integridad. Amen. At any cost, kaya nga tayo, matututo tayo na mapigil. Huwag ka na mag-ibang, huwag ka na magpa-impress. Let your words be you, sabi ni God. Amen. Ganyan tayo natin, bibig natin. Yan. Minsan nalang yung, oh, grabe, isa yan sa simple nature natin, mapagbida. Isa yan sa simple nature natin na gusto niya magbida. Gusto niya ma-impress yung kapwa niya. Pero natin kailangan mong gawin yun. Let your words be you. Mas maraming gawa mo. Yung gawa ang mas madami. Kasi ang pinilit na ni God, ang pinitimbang ni God yung integridad. Eh, ibig sabihin ng integridad, nagmamatch yung words mo at saka yung action. Amen? Okay. He who walks with integrity, nakita niyo integrity yan, no? Ang integridad ay hindi lamang sa salita, pati ito sa gawa. And works of righteousness, integrity yan, talagang ikaw, matuwid ka. Kunyari, mayroon akong kuusap na isang Joshua generation natin dito kagabi. Bago na siya sa may field ng kanyang trabaho sa yung righteousness. Pinag-usapan namin yung justice and righteousness na papakiralin doon sa area ng kanyang world. Mahalaga yun. So, pangahawakan yung area na yun. Sa likod ng napakaraming mga obstacles, ang dami mga temptations, pangahawakan yung salitang integridad or righteousness. Pag nagsalita siya, totoo yun. Sincere siya. At any cost. Kaya pag ikaw lang ako, magbibigay ako kay God ng ano, para sa gawain ng Panginoon, magbibigay ako ng 50,000. Eh, kinabukasan, nawala ng trabaho si Mister. Tutuloy pa ba yun? Magbibigay ka ng 50,000. Mga kapatid, ulitin ko pa yung tanong ko. Kunyari, karakarakan ang video ba kay God? Lord! Nagbibigay ako sa iyo, 50,000 sa gawain mo. Eh, kinabukasan na wala ang trabaho yung asawa mo. Tutuloy mo pa rin ba yun? Ha? Kayo na nagsabi niyan, ha? Oh, wala ako sinasabi niyan, kayo nagsabi niyan. Pero tao ko yun, ganun po ang dapat na gawin natin. Kasi nagbitiw ka eh, ayaw ni God yung magbibitaw ka sa kanya na hindi mo naman ayaw niya yung nagayabang ka. Hindi ba alam ni God na walang trabaho ang asawa mo? Sino ba ang nagbibigay sa akin ng ability para magkaroon ka ng wealth? Ikaw lang ba sa strength mo? O si God din? Sino ang nag-appoint sa iyo para ma-maintain mo yung integrity mo? So ibig sabihin kahit na walang trabaho yung asawa mo, mapapayaman pa rin yung kay God. Kasi siya yung nagsusustain eh. Si God din ang magbibigay ng victory sa atin. The battle belongs to the Lord. Basta nasa heart mo yung integrity, importante yan. Si God ang bahala sa'yo. Importante yung salita mo. Tumulad ka sa Diyos mo. May integridad yung salita. Amen. Palakpakan niya pa niya Panginoon. Palakpakan kayo eh. Remember yung topic ko. Amen? He does not slander with his tongue. Amen? He does not slander with his tongue. Amen po ba? Amen po ba? Amen. How? Nor does evil to his neighbor. That is integrity. But if you are a, kaya nga, sa ang salitang integridad,
ay hindi mo pong pwedeng i-separate sa salitang righteousness. Cover ng righteousness yung integrity. Part iyon ng righteousness. Ang pinaka-summary ng law ng Panginoon is justice and righteousness. And part of righteousness is integrity. Part ng integrity, hindi ka mag-slander sa iyong mga, sa iyong kapwa pag nakatalikod siya, at hindi ka rin gagawa ng evil against your neighbor. At totoo ka, sincere ka sa mga salitang bibitawan mo. Nor take up a reproach against his friend. E friend mo siya. Verse 4, in whose eyes a reprobate is despised. Kapag nakita mo naman na liko talaga yung nagkikwento sa'yo, hindi mo siya sinasangayunan. Alam niyo ba, minsan, alam niyo, tumakinig kayo ha? Minsan na-observe ko to eh. Kailangan na kayo mga babae, I will not pinpoint. Minsan na rin ko naulinig ang tumakintokwentohan ninyo. Minsan, pag pinagkwento isang kapatid o ibang tao sa inyo, agad-agad din yung pinapaniwalaan yung report niya. Agad na hulog agad ang inyong loob. Sympathy agad, bumagsak 100% sa taong iyon. Without even scrutinizing. Hindi naman lang binay yung motive nung nagkikwento sa inyo, kapatid mo man siya o hindi. Pag-aralan po natin yung justice ng Panginoon. Do not believe every report. Pag may nagkikwento sa inyo, lahat yung iwi-weigh, hindi po rin kunyari asawa mo siya, kapatid mo siya, kakumarin siya, kasister mo siya sa faith, o ano ba man siya, best friend mo siya, huwag mo basta-basta i-anong. Kasi meron tayong ganun, eh, part ng ating fallen nature eh. Diba? Lalo na pag yung blood ties, kapatid mo, magulang mo ng kwento, agad mo pinapaniwalaan, without even yung itimbangin yun sa timbangan ng Panginoon, papasabato sa righteousness ng Panginoon sinasabi niya. I-weigh ninyo ang motives yung nagkikwento. Alam niyo ba ito ha? Proven ito. Yung nagkikwento sa iyo na tao, na meron siyang taong sinikwento ng culprit at siya yung hero, ang kinikwento mo 50% lang. Yung truth. Maniwala kayo sa akin. 50% ang kinikwento ng truth. Puro side niya, bida siya eh. Kaya ako duda ko, pag may nagkikwento ka doon, siya, ang kwento niya, kaawa-awa siya. At yung kinikwento niya, talagang grabe, dapat i-crucify yung kinikwento niya. Pag gano'n ang tema, ay ako, ano na ako, duda na ako doon. Agad-agad sa akin yung, woo! Duda na ako doon. Meron siyang hindi kinikwento yung the other side. O, di ba? Part yan ng ating fallen nature. Nagtatakpan tayo, pinagtatakpan natin yung nakedness natin, pero yung iba, sinisiraan natin. Dinidisgrace natin. Napaka-agree niyan sa mata ng Diyos. Ang ganyan kasalanan. Whose eyes are reprobate is despised. Ayaw niya yan. Kaya nga pag sa inyo, nakita niyo, may nagchichismis sa may kapwa niyo o may nagkikwentuhan yung ganito kapatid niyo. Wow! I-despise mo yun sa heart mo. Kasi ang pinag-uusapan dito yung integrity natin. Apektado yung integrity natin dito. But who honors those who fear the Lord? Wow naman, pag nakita mo naman yung isa, kitang-kita ko yung pagkatakot niya sa Panginoon, yung paglayo niya, yung pag-abhor niya sa sin. I-boost mo naman yung moral niya naman. Hindi ipoprostito pa siya. Diba? I-boost mo yung moral niya. And then, he swears to his own hurt and does not change. Wow, ganda. Ang ganda po niya sa Tagalog eh. Sabi sa Tagalog, gagawin niya ang lahat. Matupad niya lamang yung kanyang pangako. Kahit na very costly kasi nabitawan niya na, gagawin niya pa rin yun at any cost. Kasi yun yung salita niya, may integrity yung word niya. Amen! Amen. Verse 5, he does not put his money out of interest. Hindi mo po, may isipin nyo na ganun ka literal yan. Minsan pag-uusapan po natin yan. Okay? Yan po yung pinag-uusapan po dyan, yung injustice. Nor does he take a bribe against the innocent. Yung makakuha niya yung advantage niya para mailagay yung kapwa niya sa alanganin, basta maisave niya ang sarili niya, yan, makaayaw niya dyan. He who does these things will never be shaken. O, teka, bakit yung ginamit ni God yung salatang shaken? Naalala niyo yung sinabi ng Panginoon?
I will shake not only the earth once again, I will not shake not only the earth, but also the heavens. Lahat isishake ni God hanggang sa ang maiwan na lang dito yung mga nakatatag sa kingdom ng Panginoon. Ibig sabihin, this is the principle of the kingdom of heaven. Ito dapat ang quality ng mga Kristiyano. As far as Bible is concerned, this is the definition, the biblical definition of integrity. Tama? Yung integrity na definition ng tao, maganda, pero pang sarili niya lang. Pero ito, si God din ang tutulong sa atin na makapunta natin ito. Next. Ito po. Ganda po itong Ecclesiastes chapter 5. Ito po is all about integrity. Ang pinag-uusapan din sa main chapter na to ay integrity natin sa paglapit natin sa Panginoon. Ang sabi ni God dito, mag-ingat kayo, bantayan ninyo ang inyong steps o yung mga salitang binibitawan ninyo pag kayo ay lumalapit sa Diyos at nanalangin. Ayaw ni God ng marami kayong salita. Naalala ko nung bago kong Kristiyano eh. Nakikita ko kasi sa Manila, yung mga paano mag-pray yung mga pastor at tinuturuan mag-pray, ang haba-haba ng prayer, play of words. Ang daming words. Ngayon, habang nagbabasa ko ng Bible, nakikita ko na, hindi ganun commandment ni God. Kay God, few words was better. Mas maraming words, mas maraming kasalanan. O, katulad po ng statement na to. Sabi ni God, bantayan mo ang iyong mga salita sa pagpasok mo sa bahay ng Diyos, guard your steps. Ibig sabihin dyan yung mga, siyempre, lalapit ka sa Panginoon, magpipray ka, di ba? Bantayan mo yung mga sasabihin mo sa Kanya. Piliin mo. And draw near to listen rather than to offer what? Meron pa lang sacrifice, of course, ano? Meron pala yan? Ano ibig sabihin ng sacrifice, of course? Yun ang sasacrifice kay God na kara-kara ka nagbibitaw ng mga pangako, ang dami, multitude of words. Ini-impress si God, pero wala namang totoo yun. Lahat yun, 90% sa blind, 10% lang yung ginawa niya. Hindi na-impress si God doon. Sabi ni God, mas gusto pa ni God yung makinig ka. In silence. Kaysa yung salita ka ng salita sa harapan ng Panginoon, ayaw ni God yun. For they do not know that they are doing what? Evil. That is how God defines what is evil. You are doing evil kapag salita ka ng salita sa harapan ng Diyos nang hindi mo inuunawa yung sinasabi mo. Say what you mean and mean what you say. Walk your talk, sabi na kanina. Okay, next verse. Do not be hasty. Huwag kang ano, huwag kang padalos-dalos. Do not be hasty or impulsive in thought. Alam mo kung may impulsive? Minsan may ganyan tayong karakter, di ba? Bigla ka na pagbibigay ng ano, dahil masaya ka sa araw ngayon, bigla ka na pagbigay ng isang ano, tapos bandang huli, babawiin mo. Do not be hasty in words or impulsive in thoughts to bring up the matter in the presence of oh! Eh yung magdala ka nga lang ng isang matter in the presence of the court eh, ng judge eh, mag-ingat ka na. Pag nakarating na yung kaso mo sa korte, mag-iingat ka na, ebidensya na yun. And how much more si God? Mas greater pa siya kaysa doon sa judge sa mundo? Kaya mag-iingat ka. Yung kaharap mo, Diyos. Yung kaharap mo, ang judge ng mga judges. Amen. 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 Pero minawarning na tayo, nabasa niyo na ba itong passage na ito? How many times you have read these passages? And how many times we neglect yung truth nito? For it is in heaven
For God is in heaven and you are on. Ulitin ko po. For God is in heaven and you are on. Nasa lupa po tayo. Ang kausap natin Diyos, nakakatakot po. Hindi po siya tao. Pwede pa na sa tao, minsan pag nakausap po, pwede mo pang bawi at sinabi mo, pero kay God, mag-ingat ka, Diyos yan. Nasa langit yan. Totoo yung Diyos na yun. Yan ang measure ni God, yung fear. Kung meron kang fear of God, yung salita mo sa Kanya, minimeasure yan ni God. Kaya nga sinulat niya, no, this is a commandment. Therefore, what? Let your words be ayaw ni God yung play of words. Yung nilalaro mo lang yung salita mo, trying to impress God. Ayaw ni God yun. Amen. Amen. Next. Verse 3. For the dreams comes through much effort. Yes, marami tayong mga dreams. And the voice of a fool through many words. Hangal yun. Mangmang yung tao yun na salita ng salita na hindi niya naman pinag-iisipan, hindi niya pinag-contemplate yung value ng salita niya, yung integrity ng salita niya sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Fools. When you make a vow to God, pag kayo ay magbibiteo sa Panginoon ng salita, lalo ng pangako, what? Do not be late in? Ay, babayaran mo pala, no? Si God pa nag-demand siya ng payment? Pag nag-bow ka? Naninimil pa si God? O baka sabihin mo, ay, si God makabagi naman eh. Eh, si God merciful naman siya. Understanding naman siya. Oh, do not forget these words. Pinagpauna na ni God, huwag kang magbibigyo basta-basta. When you make a vow to God, do not be late in pain. Do not be late. Huwag mo siyang i-delay. Huwag mo siyang i-delay. Kung hindi ka sure, huwag ka na mag-bow. Kaya sabi ka no? Pay! What you vow? Sino nagdidemand ng payment? Pag hindi mo, what if hindi mo binayaran yun? Nangako ka, hastily! Sige, hindi ka balikan? Kaya minsan, basahin mo yung takbo ng buhay natin. Yan, nagbabawi na si God, nagbibla-counting na siya. Yun na. Ang gawin mo, pag gano'n na nag-account na si God sa'yo, magbalik ang talong ka, ilan ba yung words, ilan ba yung mabilitawang isang takigad na hindi ko ginawa? Ah, sinisimil lang ako ni God. For he takes no delight in fools. Basahin po natin sa may Tagalog. Sino po may Tagalog Bible nito? Yung mabuting balita. Ang ganda po. Ang ganda. Mabuting balita Tagalog. Pakibasa nga po yung verse 4, please. Sister Tina, pakilakas lang po. Pumarala po ka sa Diyos. Tuparin mo agad. Ayaw niya ng mayabang. Kaya tuparin mo ang inyong pangako. O, napansin yung word na yun? Ayaw niya ng mayabang. Nasabi Bible ba yun? Ayaw ni God na nagyayabang ka lang. Hindi niya kailangan yun. Ang kailangan niya yung integrity ng salita mo. Sapagkat siya totoo sa kanyang pangako, tayo din magtotoo rin sa ating mga pangako. Amen! Amen. Sino po yung mga nag-text dito sa Panginoon? Verse 5. It is better that you should not vow. Mas maganda pa. Better. Better. Very strong words. Sabi ko ba? Very strong words. The word itself is sufficient. Mas mabuti pa huwag mag-vow. Kasi sisingilin ka ni God, pagbabayarin ka ni God. Kaya sabi niya, huwag ka na lang mag-bow, that you should bow and not pay. Better pa yung huwag ka na lang magsalita. Okay, God, next.
verse. Ito po, napaka-importante po na itong pag-uwi niya, verse 6. Do not let your speech cause you to sin. Be accountable with your words. Be accountable. Huwag tayong magyayabang, huwag tayong pag-impress. Let your words with you and let your works, yung works mo, yung deeds mo, ang mas mangibabaw. Gumawa ka na lang! Gumawa ka na lang. Amen. Do not let your speech cause you to sin. It is very dangerous business. And do not say in the presence of the messenger of God. Sino yung messenger of God? Sino yung messenger of God? O, mga lingkod ni God yan, di ba? Kahit na sa lingkod ng Diyos, pag nagbitiw ka ng salita, huwag mong sasabihin. Sabi na din, sorry ah, Pastor, it was a mistake. Sorry, Elder, it was a mistake. Sorry, Sister, it was a mistake. Do not say that. Kasi una pa lamang, sinabi na ng Panginoon, huwag na mga nangako na hindi mo nang kaya mo. Kasi sisigilin ka talaga nila. Sisigilin ka talaga. Why should God be angry on your account? Bakit ba dapat natin galit ng Panginoon? Dahil lang sa dami ng salita natin. Nagalit si God eh. Nagalit si God. Why should God be angry on your account? On account of your voice and destroy the works of your hands. Dinidestroy niya yung works ng hands mo. Sino yun? Si Satan? No. Si God. Si God. Why? Kasi hindi mo binayaran yung tao mo. Hindi na kayo tao. The Lord is angry at you. The Lord is at war with you. And He will destroy the works of your hands. Sabi ko ba yun? O sabi ng Panginoon? It is in the Word of God. Okay, okay. Ito, very familiar kayo sa verse na yan. Very familiar itong verse na yan. But I tell you that every careless words that people speak shall... Akala kasi natin yung careless words, yung nagmumura, yung mga nakita sa bundok. In-accept natin yung sarili natin. In-accept natin, yan ang problema natin. Hindi natin nakita, mismo ka siya, hindi natin binantayan. Sabi ni God, watch, set a guard over your mouth, sabi sa Psalms. Hindi mo ito binabantayan. Naglabas din siya ng mga careless words. Careless words yun eh. Yung sa tagang sa harapan ng Panginoon. I tell you, every careless word that people speak, what? Shall give an accounting for it. Mag-a-accounting ka. Sa pagdating sa Day of Judgment, ilalatag ni God lahat ng salita mo. Millions. Mas marami ang sinabi. Yan, millions. Nasa harapan mo yung mga salita mo. Papakita ni God ilan yung mga tinupad mo, ilan at ilang prosyento yung hindi mo tinupad yung salita mo. They shall give accounting for it in the Day of Judgment. By your words, what? You shall be yan. And by your words, you shall be condemned. Yan ba yung mga sinasabi ko ba ay nasa word ng Panginoon? Inimbento lang ba ng mga pastor yan? No. This is the commandment of the Lord. Okay, next. Kaya napaka-importante ng integridad. Tignan po natin mga beneficyo ng integrity. Sabi ng Proverbs 20 verse 7, a righteous man who walks in his integrity, how blessed are his sons after him. Wow! Kapag ikaw naman, you're a man of integrity, talagang yung words mo at yung deeds mo, you abhor what is evil, and you love your neighbor, at totoo kasi yung mga salita,
Wow, pangako ng Panginoon na grabe. Amen. Rejoice. Rejoice, man of integrity. Sapagkat totoo yung pangako ng Diyos pag sinabi ni God na how blessed are His sons. Totoo yun. Kasi may integridad si God eh. Totoo yung pagpapalaan niya yung mga anak na. But, take your words. How blessed are His sons after Him. Amen. Next. Proverbs 2, verse 7. He stores up what? Sound wisdom. Kaya pala yung mga man of integrity, iba yung wisdom nila. Yan o, pangako pala ng Diyos yun. He stores up sound wisdom for the upright. He is a shield to those who walk in integrity. Kahit ang daming gustong pumana sa'yo, kahit ang daming danger sa paligid mo, ang Panginoon ang shield mo kasi you are a man of integrity. The Lord is your shield and your bulwark. Amen. Nakakatawa, hindi ko ba? So may mga pangako. Next. 11 verse 3. The integrity of the upright will guide them. Wow! Para makita natin yung matuwid na daan. Hindi yung matuwid na daan ni Pinoy, yung matuwid na daan ng Panginoon. Sigad ang dadadirect sa atin kasi ang ating plumb line is integrity of God. But the crookedness of the treacherous will destroy them. Yan. Okay. He who walks in integrity, Proverbs 10 verse 9, ligtas ka. Ligtas ka. You are secure. Totoo ba yung pangako ng Diyos na yan? O baka naman, pila ni God dyan? Ha? Pila ka ba ni God dyan? Tatandaan ninyo si God, may nangako totoo yan. Pag sinabi ni God na, babantayan ko ang may mga tao may integridad at ligtas sila. I am His shield. Secured siya sa akin. Totoo yun. Pangako ni God yan eh. Okay. Ayan, para naman sa mga minsan kasi ang basihan natin ng buhay, yung mayayaman. No! Maraming tao mayayaman mo ng integridad. Maraming tao na kalimu walang integridad. Maraming mga professionals walang integridad. Totoo ba yun? Mga judges, mga lawyers, doctors, engineers, mga professionals mo walang integridad. Anong silbi ng wisdom mo walang integridad? Anong kabuluhan ng tiging Kristiyano mo kung wala kang integridad? Anong silbi na magiging born again mo? Wala kang integridad. Pero sabi rito, mapalad yung mahirap. Mahirap man siya. Sa mata ng tao, mahirap lang siya. Pero sa mata ng Diyos, mayaman siya. Kasi meron siyang integrity sa buhay niya. Amen! Yes. Importante yung integridad. Better is a poor man who walks in his integrity. Honest siya, talagang hindi siya na gano'n. Kahit na mahirap siya. Kahit na may napulot siya ng ari-arian ng amo niya, hindi niya pinag-interesan. May integridad siya. Tatayuan niya yun. If he will uphold yung moral standards na sinet ng Panginoon sa kanya. Bakit sabi ng Panginoon, mas mabuti pa yun kaysa sa mayaman na hangal. Perverse sa kanyang mga salita. Papaasahin ka, politiko. Di ba dahil politiko mayayaman dito? Grabe mga ako. Kaliwat kanan yung pangako. Pati patay luneta, papangako sa inyo. Ibibigay ko sa inyo yung luneta. Pati pati ang sky park, ipapalana ko sa inyo. Alam mo ka ito, mamayari nila yun. Di ba? Pero hangal yun. Papaliwala naman tayo. Okay, next. Proverbs 20. Better is the poor. Inulit ko na naman. Kung mahirap ka man, alam niyo ba, ako mas hanga ako sa isang tao na kapos man sa mga material na bagay, pero ang man of integrity. Ha, sa mundo talaga ako doon. Minsan ako napapanganga ako eh. Ano ba? Kasi nakahanga-hanga, di ba mahirap na nga siya, pero hindi siya ganyan, hindi siya hawa
greedy than he who is broken, though he be rich. Oh, sige kayo, kumpara nyo nga. Yung kailangan yung mahirap ng integridad kaysa doon sa mayaman, pinakamayaman sa ilaga. Pero hangal. Sige nga, kumpara nyo nga. Si God, nakangiti doon sa mahirap na yon. Pero sa mayaman na yon na ginagalang sa lipunan, nakaganyan si God sa kanyo. Malapit ka na. No, or basahin nyo sa Psalms. Sabi nga ni God, hinahasa nyo na yung kanyang mga palaso. Ay, yung espada niya, inahanday niya. Pero nagbabanta si God. Next. Yan. Ang sabi sa integrity, birang na conclusion, if it is not right, kapag hindi naman totoo, huwag mo nang sabihin. At kung hindi mo naman kayang gawin, huwag mo nang ipangako. Amen. Madali bang intindihin yun? Kapag nakita mo hindi tama, huwag mo nang gawin. Pag yung hindi naman totoo, ay huwag mo nang sabihin. O dagdag mo pa yung isa. Kung hindi mo pala kaya gawin, huwag mo nang ipangako. Pero lang po kasimple yun. Amen? Amen. Okay, next. Yan! Oh, the world is watching. Yung mga mundo, nag-aabang sa atin, pinapanood niya. Mga Kristiyano, yung mga poor na rin pamanding niyan. O, di ba? Pero mundo lang ba ang nag-watch sa atin? O, oh, atin. O, oh, yan. God is watching us. Yan ang pinakamahalaga. Yan ang pinakamahalaga. Si God, pinapanood niya tayo. Si God mismo, naghahanap siya ng integridad sa kanyang mga anak. At iyon ang gagamitin niya na ilaw ng sanlibutan. Mga taong may integridad. Amen mo ba? Palakpakan mo na ng Panginoon. Tayo po nakahasay ko kayo.